Ano bot-bot na napagagaling daw ang kanyang mga pasyente kapag natanggal niya sa mga ito ang mga maliliit na bato? Ayon sa isang matandang paniniwala, sa ilang mga probinsya, ang sanhiraw ng ilang mga karamdaman, mga bato sa katawan ng tao na inilagay daw ng mga elemento. Kaya naman, may kakaibang pamamaraan ng panggagamot na nagpapalabas daw ng mga batong ito sa pamamagitan lang ng halamang idinidiin sa katawan. Resibo, heto. Tanggal. Parang magic. Ang manggagamot sa video, tiga barangay Agkalaga sa Kalinog, Iloilo, si Lucia o mas kilala sa tawag na apa, salitang hiligay noon para sa pipi. Si apa kasi deaf-mute. Sa palengke, dinarayo si apa ng mga may iniindang sakit. Ang tawag sa pamamaraan ng kanyang panggagamot, pagbot-bot o yung pagtanggal ng mga bato. Ituturo lang ng pasyente ang bahagi ng katawan na masakit at saka ito dinidiinan ni apa ng damong tinatawag na plagtiki. Ilang sandali lang, may lumabas ngang bato. Pinpabot-botan ko na ka-okay naman siya. Senyales din daw ito na wala na ang sakit o karamdaman. Ang binatilyong ito nagpabot-bot ng kanyang mga sugatang tuhod. Ang batong lumabas, hinihinalang galing sa kanyang sugat na biglang dumugo. Ginbulaan na kabato, nakita ko ganyan nagdugo, gani, anang samad sa tuhod. Karoon ng ganitong kapangyarihan si apa. Sa kanyang kwento, pinapanood lang daw niya noon ang kilalang magbubot-bot sa kanilang lugar. Pagbata ka, bata na ko no ma'am, amo lang gito ginhalinan nga ginbot-bota na may pilas ang bata na. Na amo lang narantong nga na manugbot-bot. Mula nung siya'y natutong magbot-bot, si apa na ang naging takbuhan ng mga may sakit. Mayroon nga ginbot-bota na ang taga Pandan Lambunaw, mama, hindi ko nukbangon. Daw ginpahindingan da ka doktor nga cancer sa tulaan. Tinaubos to ko ng tanan nga anos balay ng daging prinda na din. Wai man ko nung nag-ayad. At to mismo kang magpabutbut kay nanay. Ti amo tong nag-ayad na na. Di duro doon nag ato diya. Sa Banwa Kalinog kung Martes o kung Domingo sa Lambunaw, gig kami kadamo, may tuya duro man tanan nagpabutbut kung Domingo. Ya. Yeah. Gintaok ni mo. Tumatanggap din siya ng mga pasyente sa kanyang bahay. Why man talaga sukot? Kung mag-order, sana nga mag-adto kami tuya, ginasukot, gidman naman, dama. Mati siyempre sa ruya-ruya, lagidman naman, kag sa pliti naman ang motor. Ginasukot naman sandak, da ako sa Halambunaw, tag 50, mambuol naman, bato isa. Isa sa mga nagpatingin sa kanya, ang lalaking ito na nakuhanan daw ng bato sa ilong. Apat na uro. Di apat. Direkta ko na sa hospital. Nga magpa-check up. Ano itong kaso? Tanggal. Ang sulod sang tanglad rin daw ginhulag ito sa sulod. Tapos, pagbuklas siya, batyagan mo gid nga may nagasunod nga matigas sa sulod. Kibot ko ma'am nga nahulog ang bato. Kibot lang ko nagatunog pa ang bato. Sang gabi, mayo na tulog ko mo. Ngunit hindi lang daw bato ang nakukuha ni apa sa katawan, kundi pati barya. Masakit yung dito ko, yung liig ko. Kasi pag gumanito ako, ganito lang talaga. Sabi ng doktor, ganun ta rin, medication. Talagang hindi gumaling. Pero nang dinala ko doon kay apa, nagpabot-bot ako. Isang pahid lang, parang magic eh. Yun lumabas, yung old coins na talagang Melchor Aquino yun. Sabi niya, igalaw ko daw yung, ano ko, yung ulo ko. Ginanito ko. Nawala. So doon ako naniniwala. Totoo pala yung bot-bot. Ang mga sakit lang daw na pwedeng ipabot-bot, mga bukol o pananakit ng katawan na kagagawan daw ng mga elemento na tinatawag nilang taglugar o yung mga tigaroon. Kung masalapay na to sanda,
ginapasukan na nakita. Ang damong plagtiki, binubunot lang niya sa gilid ng kanilang bahay, itinatali niya. Saka siya sumubo ng pangmama o nganga na pinagsama-samang dahon ng buyo, tabako, apog at bunga ng isang halaman. Sunod niyang nilawayan ang dulo ng mga damo na gagamitin niya sa pagbutbot. Ang batang ito, nagpabutbot ng kanyang napilay na braso. Masakit dang nabari da ka to. Pagin pa x-ray ko da ka gina ano sa doktor. Huwag man nabari. Ti kung siyang lumasakit, giyapon ta na. Dumduman ko mataka kagbabutbutan. Sa panggagamot ni Apa, may natanggal na isang maliit na piraso raw ng bubog. Bag-ulang do, karoon ako kita nga butilya na guha sa anang adang alima. Maano ta na butilya dyan sa alima na nga nga. Alang-alang datra masilo da dyan. Ang matandang babaeng ito, bumiyahe pa mula Capiz. Kay gusto ko mag-ayo kay damo ako sang nabatyag bala. Kapila mo na din ka balik, ma'am? Three times na. Ako mga TL bala, kung kisa daw may pamatyag ko, may mga bato nga. Pagkatapos dire, nag-aalay ginman dire ko sa likod. Tatlong bato raw ang lumabas sa kanyang paa. Di umano, may nakaparin daw si Apa na kahoy sa kanyang paa. Kaya pinahiran niya ito ng asin at saka piniga. Diyos ko, Diyos ko. Kahoy ko no sining ni Apa. Kahoy, nagtisik ko no, hambal ni Apa. Dire. At meron din daw bubog. Butilya. Ang butilya subong first time, bato lang tong una. Para patunayan na walang halong daya ang kanyang panggagamot, ipinakita ni Apa na walang laman ang kanyang mga kamay at wala ring nakahalong bato sa kanyang nginunguya. Talaga kandlaw kag nagahulog tanay bato. Hindi lahat naniniwala kay Apa at sa kanyang kapangyarihan. 2018 nagagtoto kay Apa kay masakit ya tuhod ko. May nakuha nga bato, way matipilas kag ang bato nga to, medyo deform nga bato, mabaho kami nama. Paano magbaho ya minama his tuhod ko mula tanong halin? Pag uli ko may balay mo mangyapon sa gituhod ko. Nung gamutin ni Apa ang pasyenteng ito, di umano, may lumabas na mga bato. Pero nung reviewin ng aming team ang slow motion ng video ni Apa, nung lumabas na di umano ang mga bato mula sa katawan ng pasyente, saktong nakuha na naman si Apa na may iniluluwang bato. Duro-duro nga tao, mga ginabulong na ma'am. Ano naladak pang talon sa baba na kung sa baba na gid mag-agi. Di dada sanda mag-arayad kung daya, dadayab na mama. Magmama da nga, dara bato, kini mag-rinagumo das baba na. Ay kung pagtunto dada ya pagya ginahimo na, hindi dada ang mga tao ka na magpati. O kag daad, naghanggo dada ang balay na, nag-mansion doon, may mga srakyan da kami. Pwedang waay man ma'am, ginabuligan sanda, dasan daw ikaw pabla malain nga, amok da. Kun amo da angad ang hindi nga paghugot nga pagtuo gid nandam mga paagi sa amok da hindi gid ikaw kada magayad kun sa baba na da nga natabo nga mabutbut ma'am kun daya da taguon na da ma'am nila pagpakita dang baba na di ba pay ana nga daw athag ta na pero dang pagbuot gid ka mahal nga Ginoo nga paagi sa baba na nga dayan mga ano nga maayad masanda eh sa kananda dum lang dat na ma'am kun hindi tanda magpati. Thank you.
sabihin natin may bato talaga yung isang pasyente or parang may na-form talaga na mass, meron talagang incision site na pwede talagang labasan ng isang bato. Pero syempre, wala talaga tayo nakitang incision site, kaya imposible itong mangyari. For example naman, kung nagkaroon talaga tayo ng contact dun sa kamay na hindi malinis, tapos dun sa skin at pwedeng nagkaroon ng abrasions dito at pwede talagang magkaroon ng sugat, pwede mapasukan ng infection. Ang pinakamarapit diyan namon niya hospital, mga sobra 14 kilometers siguro. Ang tao di mga pigado man, galikaw mo mula sa gastos bla, dyan gitsa na nagauna, I think masi mayad malang. Ang hindi maikakaila hanggang sa ngayon sa maraming mga lugar sa ating bansa, lalo na yung mga liblib, hindi na aabot ng serbisyong medikal. Kaya itaga nyo sa bato, marami sa ating mga kababayan patuloy nakakapit sa alternatibong mga gamutan. Bato-bato sa langit, ang tamaan huwag magagalit. Thank you for watching, mga kapuso. And if you like this video, subscribe now to GMA Public Affairs official YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.